Hello there mga ka-friendship! Welcome to my channel! Sa araw na ito, kailangan ko pumunta sa Philippine Embassy para kumuha ng OAC. At bago yun, kailangan ko muna magbayad ng OWA. So, ito yung form niya. Pipil upan ko na to dito para mas okay at madali ang process. Kaya tara, fill up tayo. Natapos ko na. Ito yung Google Map na gagamitin ko. Ito dawang sasakyan ko. 61. Ayan, malapit na siya. 15 stop, tapos bababa na ako. Kaya tara na. Sakay na tayo. Mas madali ang way ko pag ito yung ginagamit ko. Google Maps. Ayan o. Pagbaba ko, dito naman ako. Tingin. Tadara ba meon? Bye-bye. Yan mga ka-friendship, nakikita nyo yung logo ng ating sa Israel ay Sagri Route ang tawag, sa English naman Philippine Embassy, sa ating naman kada ng Pilipinas. Kaya papasok tayo dito ha. Kukuha tayo ng OAC para maka-fly-fly na tayo papuntang Pinas. Tara. Ito na yung mga requirements natin. Maghihintay muna daw ako dito. Kaya yung pataw sa loob. Kaya ang kailangan. Ay, yan. Nakatapos na ako dito. Kuha ko mga papers ko. Yan mga gagawin ko before ang flight. Kaya uwi na muna tayo sa aking alam. Maging si Google Map. Diba? Parang ang haba, oh. Yun nga mga ka-friendship, na tapos na ako dun sa pagkuha natin ng OAC sa Philippine Embassy dito sa Israel. At papakita ko sa inyo yung mga nakuha ko. Siyempre, natapos ko nang bayaran ang OWA. Ito yung resibo niya. Kasi required yun pagka uuwi ka at kukuha ka ng OAC, yun ay kailangan mong bayaran. Renewable din ito every 2 years. Magbabayad ka ng 85 shekel. Yan. Pagkatapos nun, syempre, kinuha nila yung mga requirements ko para sa OAC. Ang requirements sa OAC, huwag tayong makonfuse kasi every time, nagbabago. Kasi dahil sa corona, nagbago. Dati konti lang yung mga requirements, ngayon pabago-bago. Pero para hindi kayo makonfuse, bisitahin nyo ang PUEA online service. Makikita nyo dun yung mga kailangan. At saka, o kaya sa Google, mag-search kayo. Pero be specific sa pag-search nyo ng mga kailangan nyo. Katulad ako, syempre, kung saang lugar ka at ano yung kailangan mo at kung anong taon para maibibigay sa'yo ni Google ang kailangan mo. So, nag-search muna ako bago ako magpunta sa Philippine Embassy para sure na makakakuha ako ng OAC. So, pagkadating ko dun, sabi sa akin, anong kailangan ko? Sabi ko, kukuha ko ng OAC. Sabi niya, may requirements ka na ba? Sabi ko, ano bang requirements? Nagtawanan sila. Kala nila kasi, hindi pa ako ready. Eh, hindi nila alam. Nag-search na ako bago pa ako pumunta dun at bago pa ako nagpa-schedule. So, ito talaga yung requirements. Nandyan sa itaas. Yan. Ito na yung OAC ko. Yan. At saka, ang pinagbayaran ko, binibigay rin naman nila yung resibo. Yan. Tapos yung the rest, dinikit nila dito yung mga requirements na kailangan. Yung additional requirements na COVID certificate at saka insurance policy, kailangan din natin yun. Pero hindi pa sa pagkuha ng OAC. Yung kakailanganin natin
pagbalik natin dito sa Israel. Yun. Pagkatapos, binigyan nila ako ng mga gagawin. Bago tayo mag-flight papuntang Pilipinas, ito yung mga gagawin. Galing to sa Philippine Embassy. Yan. Pagkatapos, nakalagay din dito yung gagawin natin before tayo bumalik dito sa trabaho sa Israel. Yun mga ka-friendship ang update dito sa aking pinagagagawa. Basta, wag po tayong makonfuse sa mga requirements. Every time uuwi o magbabakasyon, mag-search ka sa Google o kaya pumasok ka sa TOEA online service. Makikita mo doon yung mga kakailanganin mo at para ready ka na pagpunta mo sa Philippine Embassy. Yun. Hindi ka na pabalik-balik. So, kailangan pa rin may mask sa ano, di ba? So, yun lang mga ka-friendship at kung nagustuhan nyo ang video ito, palike naman at saka pa-subscribe na lang sa akin channel. See you and bye-bye!